mo ba? Isang malaking pagkakamali sa akala ni Ma, magtatanong lang yung pastor, sa tingin mo, gusto ba yan ng Diyos na yung mama na ko? Madalas na tinatanong yan eh. Ang lagi ko po sa kundyan, gusto kang pagpalain ng Diyos kapatid. Kasi yung yaman, pwedeng ekspresyon ng pagpapala ng Diyos. Pero hindi lahat ng yaman ay pagpapala sa inyo ng Diyos. Pwedeng sumpayan. Alam niyo po ba? Kapag yung yaman ay hindi nakuha sa maayos, okay? Hindi pagpapala yan. Sumpa ang kasama niya. So, ang lagi kong sagot, the Lord would like to bless you. And if God will make you rich as part of His blessing, then praise the Lord. But there is a greater responsibility for that. Because there are people who need something that God would love you to bless and for you to be an instrument of His blessing. Gusto ng Panginoon na maging dalo yung kanya ng pagpapala. Hindi ka lang tumatanggap ng pagpapala. Madalas po natin marinig yan, and it will always be true, even to the intention of that, of the Word of God. When we ask something from the Lord for more blessings, to enlarge our territories, it would mean more and greater responsibility. When we ask for enlargement of territories, kasi pag nag-enlarge yung territory, ibig sabihin, mas marami ka nang babantayan. Mas marami ka nang asikasuhin. Amen mo ba? At pag hindi ka naging matapat dyan, what's the use na mas marami kang pagpapala? Hindi ka rin naging responsable. Mananagot ka sa Panginoon. But God will not to bless you, but you should be reminded that you ought to be a blessing and you ought to be responsible in extending those blessings too. Kasi pag tumatanggap ka lang ng pagpapala, hindi rin naging maganda para sa atin yan, sa iyo. If you're not being a blessing to others too. Kaya nga mga kapatid, kayo at ako'y pinagpala ng Diyos. If you're not going to use your spiritual gifts, mga kapatid, you're not being responsible. At ang nangyayari, imbis na maging kaya-kaya ang tingin sa'yo ng Panginoon, tingin ng marami, hindi nagiging maganda. Alam niyo po ba na ang bagay na nai-stack lang sa atin ay nagpapos ng ating sariling pagkasira. That's why it must be released. Some of us are in the joy of just acquiring things. Pero bakit natutuklasan natin minsan, kinakailangan din natin alisin yung mga bagay-bagay na pagkaari natin. Kasi pag nai-stack lang sa atin, nasisira, bumabaho, na nabubulok. Imbis na mapabuti, pumapangit lang. The same is true, mga kapatid, sa buhay Kristiyano. Kapag hindi ka naging pagpapala, you're just receiving blessing, mabubulok lang yan. Imbis na bumango ka, bumabago ka. Because blessings are designed by the Lord to be an extension also ng iyong territories to bless others and to influence others. Again, let's watch this simple video to show to us. Okay. Let's go back to the... Yes, this one. Okay. Pakilagyan na ng sound. I don't know if you have already watched this posted several times on Facebook. But this is a beautiful analogy of God's blessing us and the purpose of it. Thank you.
Because sa things na kapatid, the environment will tell us that anything that is stagnant ay hindi maganda. Same thing in our spiritual lives, God designed that we need to be a blessing to others, not just to receive His blessing. Otherwise, katulad ng dagat niyan, namamatay, namamahal. Di ba? Of course, ayaw naman natin mamahal. At ayaw rin naman natin mamatay. So rather than experiencing that, let us just be a blessing to others and the instrument of God's blessing. When James uttered the prayer, enlarge my territory, he wants God to widen his sphere of influence so that he can be an impact to others too, and influence others for God's glory. Let me ask you, what was the boldest prayer you have uttered to the Lord in your life? Ano na ang pinakamalaking panalangin na ginawa niyo sa Panginoon sa tanang buhay ninyo? Sige nga po. Kung meron kayo ngayong kahilingan sa Panginoon na napakalaki and you are expecting a breakthrough, you need to be bold in your faith. Okay? Ano na yung pinakamalaking hilingin niyo? Si Moses, alam niyo ba ang pinakamalaking hilingin niya sa Panginoon? Lord, show me your glory. Panginoon, ipakita mo po sa akin yung iyong kaluwalhatian. Meaning, gusto niya makita ang Diyos. In Exodus chapter 33, you'll find, yes, you will see me, but not my face. I will pass through this. Magtago pa sa batuhan at makikita mo yung aking likuran. And he sees the back of God. Sabi ng mga scholars, imposible yan, mamamatay si Moses kapag nakita niya ang Diyos. I don't know why Moses remained alive, but that is in the scripture that Moses saw the glory of God. That was bold for Moses because it would mean his death. What is your boldest prayer that you've uttered in the Lord? Ano yung pinakamalaking hinihingi mo sa Panginoon kapatid? You need to be bold in your faith in God. Kailangan lumapit ka kaya may malaking pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? Honestly, if you're going to ask me that, wala na akong hinihingi pa sa Panginoon na malaki. Okay? I pastored for almost 25 years. So, darating na po yan next year. Ano nangyari yata? Because it's 1991, already 25 years. Once when I was starting, sabi ko, Lord, bless me. Use me to plant a church. And it happened once. After that, God led me to pursue a bigger calling, unite several churches. I've experienced that. Different denominations joined together, both Pentecostals and Baptists. Nagsama po yan dun sa amin sa lugar. Sa Bataan, pinamunahan ko po yan. And when I came here, my only desire, sa ngayon, wala na po talaga ako hinihingi sa Panginoon. Ano pa naman hinihingi ko, mga kapatid? And everything is being provided for you to be able to serve the Lord properly. And I'm blessed by these trips. Not so much, but enough to provide every means that I have. Wala na ako hihingin. Nandiyan yung asawa mo, napakaganda. At napakaswet. Wala na. But you know, there's one thing that I'm asking from the Lord. And it is for this church. Lord, I pray that this church will grow. For faith? No. Alam niyo po kung bakit? Because I know the impact of a larger territory. A bigger congregation will have a greater impact so that people out there will realize that there is a God who's alive in this church. Yun lang po hinihingi ko sa Panginoon. Wala na po. You'll ask me, ano meron ako sa Pilipinas? Baka matawa po kayo. Wala kami kahit bahay. We have nothing. Because I've learned to be content and I've learned to pursue what God would like us to pursue. At least I can say, whom I have in heaven but you, God. There is nothing I desire beside you. I have nothing in the Philippines, mga kapatid. Wala kaming bahay. You can ask my wife. Wala kaming sasakyan sa Philippines. But again, my desire is that, Lord, make this church grow so that more souls
will be ushered into your kingdom. Yun lang po gusto ko. Makita ko lumalago ang bawat isa sa atin at maging bahagi ng karito ng Diyos at lumaganap ang salita niya. Nothing more. Sabi ko nga, until when, I don't know, but God, may God bless that prayer, and that is the bold request that I'm asking to Him. Let me ask you, what is your boldest prayer that you requested from the Lord? Kailangan ho. Bold din ang pananampalataya ng Diyos. But Isaiah is encouraging us. Sabi niya, enlarge the place of your tent. Stretch your tent. Curtains wide. Do not hold back. Lengthen your cords. Strengthen your stakes. Palawigin niyo pa. Palakihin niyo pa. And it, this refers to the nation of Israel again. Doon sa kanilang lugar. Nakapagin, if God will bless you, if He's always willing and ready. The question is, are we really ready to be a blessing to others too? And to be an influence to others na nangangailangan din ng salita niya at ng kaligtasan niya? Minsan ba, pakisabi sa katabi, talagang gusto ko pagpalain ng Panginoon. Talagang gusto ko pagpalain ng Panginoon. Jabez is just an ordinary person who desired to receive an extraordinary favor from God, thus experiencing an extraordinary life. You need to pray and to be bold in your faith in God. You know why? There's a saying again. Let's read this all together. Ready? Begin. God honors bold prayers because bold prayers honor God. Gusto ng Panginoon na pag nananalangin ka sa Kanya at nanamparataya ka sa Kanya, your faith will be bold. Because it will honor Him. Kung merong mapaparangalan sa panalangin mo ang Diyos yun. Kaya gusto niya na maging bold ka sa panalangin mo. Thirdly and lastly, breakthrough prayers involves begging help from God. Begging help from God. It means being desperate from in your coming to the Lord. Sabi ho ng talata, let your hand be with me, O Lord, and keep me from harm, so that I will be free from pain. Gusto ko po mag-focus tayo dun sa desperation ni James. Dahil nga po, ang buhay niya is characterized as a painful life. Sino ba gusto manatili na nabubuhay na panaysakit na lang, at hapis na lang? That pain. He's so desperate na makawala sa buhay na yun. That's why when he uttered this prayer, Lord, let your hand be upon me. Panginoon, ang kamay mo mamuna. Dahil sa ganun, sabi niya, so that you will keep me from harm and I will be free from pain. Hindi ba ginagamit din naman ng Panginoon ng mga sakit sa buhay natin? But that's not the context of what David is saying. The context is that, Lord, kaya mo alisin sa akin to. I would like for you to be honored by this prayer. Let your hand, God, guide me and keep me from harm so that I will be free from pain. Many, many times, prayers that are uttered with desperation are prayers answered, being answered by the Lord. Alam niyo po ba yun? Minsan yung mga panalangin, out of desperation, yun yung mga panalangin sinasagot ng Panginoon. Yung kapag alam mo na wala ka ng pag-asa, nalalapit ka sa Diyos at siya lang talaga yung pag-asa mo, doon sinasagot ng Panginoon. Let me show you different people in the Bible who come to the Lord in desperation. First, Jacob. Di ba? Dahil namumuhay siya sa pagdaraya, dinadaya niya lahat ng tao, pakikapatid niya, tatay niya, lahat. Siya nagpapatakbo ng buhay niya. Sabi ng Lord, iiwan na kita, bahala ka na sa buhay mo. And one night, the angel of God stayed. Jacob present with him. Nakipagbuno siya doon sa anghel ng Panginoon. Dahil alam ni Jacob, iiwan na siya ng Panginoon. At yung anghel na yun ang representation, hindi niya pinakawalan. Kasi alam ni Jacob, kapag iniwan na siya ng Diyos, wala na kabulan ng buhay niya, mapapanok siya. Kaya sabi niya, I will not let you go unless you bless me.
Did God answer his prayer? Yes. He was blessed by the angel of God. From then on, his name was changed to Israel. Not anymore a deceiver. His life was transformed. Hindi niya na pinatatakbo sa sarili niyang buhay, hindi na siya nandadaya. He has now the courage to face his brother na dinaya niya, pati ang kanyang magulang. Nabago yung buhay niya, simply with this desperate cry, Lord, I will not let you go unless you bless me. When was the last time you prayed this prayer? Lord, hindi ko pipigil na manalangin hanggat hindi ko nakikita ang katubunan mo sa panalangin ko. Hanggat hindi ko natatanggap yung pagpapala. Secondly, another person, an angel ng Hannah, the person who cried, sabi niya, Lord Almighty, if you will only look upon your servant's misery and remember me and not forget your servant, but give me a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life and no razor will ever be used on his head. Dahil wala siyang anak at kinukunya siya ng isang asawa ng kanyang asawa, dumulog siya sa Panginoon, umiyak siya, Panginoon, kung bibigyan mo lang ako ng isang anak, then I will dedicate him to you or her to you. And God granted his request. He was given, or she was given, Samuel, the man of God. Sometimes, if you're in that situation, you need to desperately cry from the Lord to the Lord. Diba? And be assured that God will grant your desire and your request. Another person, this was the woman who was bleeding for 12 years. Can you imagine? 12 years. He was bleeding. She was bleeding. May sakit yung babae. At ang hirap sa sakit ng mga kapatid, walang gusto lumapit sa kanila because sa kanila, kapag ikaw ay may dugo, you're unclean. Walang lalapit sa kanya, walang tutulong. But nang dumarating ang Panginoon sa Kristo dumadaan, she sneaked in and cried, ano sabi doon? Verse 44, she touched the edge of Jesus' cloak and immediately her bleeding stopped. Why? She was desperate. Wala na siyang pag-asa eh. Tumakbo siya sa Diyos. Hinawakan niya yung laylayan ng damit ni Kristo at nakarana siya ng kasagkat. Kagaling. Why? She was desperate. The only hope is the God who heals, the Lord Jesus Christ. Lastly, this God, dumaan ng Panginoon sa Kristo, sumisigaw, sinasabi ng mga tao nandiyan na si Kristo, sumigaw ito ng laki ng Diyos. Sabi niya, Rabbi, have mercy on me. Kaambagan mo ko. I want to see. Inanong siya ng Panginoon sa Kristo, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Napansin, sa kasisigaw niya, pinipigilan na siya ng mga tao, kasisigaw niya mga kapagin. Sabi ng Panginoon sa kanya, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Sabi niya, Lord, I want to see. And look at what Jesus did to him. Jesus said, your faith, though your faith has healed you. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. That desperation is a cry of faith. And Jesus healed him. Mga kapatid, many people in the Bible came to the Lord out of desperation and they received what they're asking for. Why? Because a breakthrough prayer is sometimes described as a prayer that is desperate, that is begging help from God because anyway, apart from Him, we can do nothing. Time and again, we see people who come to the Lord and recognize that they are desperate and they experience God's hand and breakthrough in their prayers. Ano yung nais mo maranasan breakthrough sa buhay mo yung mga kapatid? You need a breakthrough prayer. And we thank the Lord because some of our couples here have been for some time praying for some children or babies. Kapagkat marami sa kanila yung nag-aangad na magkaroon ng anak. And some have been granted sa kanilang request. And we are praising the Lord because one of our couple, isa sa ating mga couple is pinagpala ng Panginoon. Si Kuya Edmond, si Ate Joy. One of the blessings is that
one of our couple is also blessed by the Lord. Hindi lang isa, kambal pa yung pinadala ng kanyang may bahay. Can you imagine? Baka ito yung ako ng breakthrough para sa ating iglesia, ng pagbubuntis para sa mga may asawa na naghahanap na kanan. We don't know. Maybe we just need to come to the Lord in prayer. Again, narinig again, James has experienced a breakthrough prayer in his prayer. Why? He recognized who is God sa kanyang buhay. Secondly, he was bold in asking from that God what he wants to happen. And he begged and was so desperate from the Lord that he caught the attention of the Lord and granted his request. Let me ask you today, what is your desire that you would like the Lord to grant to you? Maybe you need to have a breakthrough prayer. What is the circumstances that causes you to be desperate before the Lord? Ano ang nagtutulak sa iyo para maging desperate sa paglapit sa Panginoon? I don't know. Sa tuwing lumalabas lang tayo, nagmamaneho, it's a desperate situation mga kapatid because para ka lang inaking paglaban. Diba? Para sa mga drivers dito, and we praise the Lord sapagkat sa binigyan ng burden si Kuya Charles para bumuo ng mga tao mananalangin para sa ating mga nag-drive. Because driving here in our community is just like a study. Hindi mo alam kung saan mapupulutin lagi. And we're, by the grace of God, walang malaking aksidente na nangyayari sa ating mga kapatid. Pero, sino makakaalam na one day? I don't know. Because we are always struggling para ka lagi na ipagdigman. Sometimes we need to be desperate in asking from the Lord, Lord, protect us from any harm, just like James. Again, God is a God who loves to bless. James experienced that. He's just an ordinary guy. But uttered a breakthrough prayer, allowing him to experience an extraordinary favor from the Lord, giving him, granting him an extraordinary life. God would love to bless each one of us. Amen to that. Again, pakisabi sa katabi mo, kapatid, pagpalain ka ng Panginoon. God bless you all. Spiritual maturity, sabi nga, is kung nag-mature lang tayo sa ating ibig. It is not measured on how we are being active or how we have handled many ministries. But true maturity is measured in how we are faithful in our giving. Sabi nga sa Malachi chapter 3 verse 10, test me in this, if I will not pour out so much blessing that parang wala kang mapaglagyan. So, giving or being faithful in our giving is not about ourselves. It's about God. It's about kung paano tayo tumingin sa mga blessing. So, it's about positioning ourselves. So, when we give back to the Lord, it's position ourselves to receive His blessing. So, ganun po. I call Brother Mal and Sister Rose and our praise and worship. Let us give back to our Lord our tithes. Thank you.
Let's all pray. Heavenly Father, most gracious, loving, and merciful God, we acknowledge that you, who creates the universe, you also sustain in everything, every creature in it, including our lives. Thank you, God, for blessing us. We are offering you right now this tithes and offering. May this serve as our acknowledgement of gratitude unto you. As we learn today, you are a God who is in the business of blessing. Thank you for the blessing that we receive from you. And this tithes and offering, may this be a sign of gratitude enough for us to say thank you, Lord, for the jobs that we have and the life that we have. As we bring back all the glory, all the honor, in Jesus' mighty name we pray. Thank you, Brother Alan. Sister Rose. Alright. Meron mo tayo mga visitors this Friday at palakpakan po natin. At pinanayahan po natin ito kayo sa ating bisita. This is Sister Jody Lynn Sarmiento. Pwede po mag-tong kayo. Welcome to the Philippine Evangelical Christian Church. And also with Sister Clorinda Inanola. Nandito po siya sa mga kanan. So, nice po namin kayo welcome. Meron pong ushering team na mag-invite sa inyo para magbigay ng isang muli. Serving next week, July 22, our principal pastor Robert. And the presider is Brother Ray. And sorry, as usual again, Sister Mabel. Nice an offering with Sister Flor and Sister Deb. Intercessors, prayer intercessors, Brother Brody, Sister Polly, and Sister Cecil. Fellowship in charge today, Altova. Pwede po, lumabas na yung Altova. In charge ngayon, para mag-prepare sa labas. Fellowship in charge next week will be Mark Ania G Group. Meron tayong prayer meeting, as usual, every Sunday. Yung mga hindi pa nakaranas ng prayer meeting, so subukan nyo po mag-attend ng prayer meeting para maranasan nyo rin mag-pray sa iba. And our presider will be Sister Dina, and devotion ng kanyang boyfriend, si Father Marvin. So, umatid po tayo. Kung mayroon po kayong prayer request, para po ipag-pray natin sa Sunday, isulat nyo po daw sa sharing table kay Sister Deb. Kung meron kayong ipag-pray ang mga kaibigan, kamag-anak, kahit sino man, gusto ko sa pang-sariling kusin pag-pray, ipalista nyo po daw sa ating sharing table para po ipag-pray natin sa Sunday. And we have our G-group also, kung sino po pong hindi naka-attend ng G-groups. Ay, umatid na po kayo. Paulit-ulit na lang po ito, pero wala po umatid na nagpapalista. So, I'm inviting again, kung sino po walang G-group, magpalista na po kayo para po masari kayo sa small community kung saan po tayo magkaroon ng Bible study, mag-aaral ng salita, at magkaroon tayo ng mga fellowship sa amin, at magkaroon po tayo ng maling pamilya. So, sa mga kanya, nandiyan si Brother Ray, sa Malipan, nandiyan si Brother Adrian, sa Otoba, nandiyan po ako. Sa Jahilia, nandiyan si Sir Helen, at sa Asherin, nandiyan si Brother Manny. So kung saan pa'y malapit, nandiyan po sa bulletin, tawag lang po sa mga numbers na nandiyan, hindi kaya sa eldership. And, announcement, mayroon pa kayo na tayong birthday. Birthday po ni Brother Jonah yesterday. Sino po ba mag-birthday this week? Marami ata. Sister Clarice, nasa Europe siya ngayon. Sister Maggie, next week. At darating ang kita mag-birthday sa mga darating pang-arabos. So marami po nga. Mayroon po pa uwi this week. Ay marami po lumapit during our closing prayer. The pastor, si Hannah pala ang aming nag-iisang na uwi bukas. Sino pa po ba na... Sister Carol. So, yun. Kung sino pa po na hindi na-announce, pwede po lumapit mo sa closing prayer para mag-pray pa natin ang ating mga kapatiran na gusto mag-pasyon. Wala na po, may announcement?
Quiet, Master. Makibutay po ba yung lahat para sa akin? Thank you.
That is not what we are desiring, what we're expecting. And life may be tough and painful and full of challenges. Yes, we can always run to you. Because the life that you have called us is a life that is so impossible to live by our own strength, but only can be won by your Spirit, by your power. We thank you that many, many times you're teaching us, Lord, that it is not indeed by our own knowledge and wisdom and strength and power of God that we can lead this life that you have called us to live. It is only by your Spirit, God. Kaya nga, Panginoon, sa maraming pagkakataon, marami sa amin ang napapagod, marami sa amin, Panginoon, ang nalulumpay-pay. Yes, because we did it by our own strength. And yet, we can always come back to you and run, O God, knowing that we can be sustained only by your grace and by your power, your Holy Spirit. And so, we come to you right now and recognizing this truth once more, that we need you, Lord. Because life apart from you is meaningless. And yet, because of you, we have everything in this life. Salamat po sa katotohanan ito, Panginoon. Salamat. Now, as we live up to you, Lord, yung aming mga kapatid right now who's living for invitation, we pray for your safety, God. We pray for your hand to be upon them. And that has to change this prayer, Lord. Protect them from any harm. Hallelujah. Samahan po sila. Let this be a time of joy, renewal, para sa kalamahan, mahal sa buhay, Panginoon. And that will be able to be refreshed once more. So that as they come back to work, may bago po silang kalakasan and enthusiasm. Lord, some of us here, maybe going through some difficult times. Salamat that these times can be something beautiful in your presence, in your hand. As we come to you and lay them down to you right now, God. In the name of the Lord Jesus Christ, kung meron po kami dito, Panginoon, na nangangailangan ng breakthrough sa kalamang buhay, may it be in our needs financially or materially, may it be in our physical bodies because we need healing, O God. Sa mga katawan namin may karamdaman, Panginoon, na nilalagay namin sa inyo mga kamay. May it be in our relationship with one another, sabi mama, sa buhay, Panginoon. And may it be for the salvation of our loved ones. Lord, we are praying right now and we are just laying them down before you. May you grant, O God, this request. Ayon sa inyong kalooban, Panginoon, tutukunin ninyo. Lord, for those of us who are desiring again for our couples to have your gift of life, a baby to be with them, Lord, dalapin po namin, Panginoon, even this, you grant it to God for them so that they can honor you once more with this bold witness. Father, as we go out from this place, alam namin, Panginoon, we're going to go back sa aming mga tahanan, sa aming mga nakuhay. Let your light continue to shine through us, O God. And that will enlarge your territory, O Lord, wherever we go, even in our work, Panginoon, sa aming mga tahanan. Dalangin po namin patuloy na matinding ang iyong kaluwalhatian sa buhay ng bawat sa amin, Panginoon, as you continually transform us, O God. And may we consider, O God, to come to you always in our prayers, desperately asking for our needs, for our own needs, O God, na nais po namin naranasan ang katagumpayan. Na sa ganon, patuloy po namin may balik at kaluwalhatian sa inyo. At may pakita that we have been living at may living God. We thank you for the life of our visitors right now. We pray that you're going to continue to be among them. And impress to them, O God, your word and encouragement that they can be part of this fellowship, O Lord, as they surrender their lives to you. Salamat po, Panginoon. Wala po kami lang gawin kung ibalik sa inyo kapuhan because you deserve it, O God. And this week,
we expect something more, greater. Your blessings, O God, that will flow in our lives, O God, so that indeed we can also be a channel of your blessings. Again, accept now all these things, O God, and the honor for this praise. For in Christ's name we pray. Amen. Let us sing our victory song. Let's pray.